This is Bomb Hoops Podcast. Okay, so let's move on naman sa ano, sa local basketball scene. And ayun nga, magsisimula na yung PBA bubble, though they are lacking publicities about it. Yeah, pero, wala pa rin tayong balita. Kaya nga eh, let's move to ano, the issues of Calvin Abueva. The beast. Actually, ano, ito yung, he's the main reason kung bakit ako nagtitake attention ngayon sa PBA. Kasi ang tagal niya nang nawala, ang tagal niya suspended, and hindi pa sure kung makakapaglaro na ba siya. Though, nakasama na siya sa mga trainings ng, ano, ng Phoenix. Yeah, he's actually in the bubble na by now, I think. And, yeah, and training with Phoenix. Yeah. And may clearance na rin ng ano, Games and Amusement Board. So, ang inaantay na lang talaga na basbas is yung sa PBA. Mm-hmm. So, knowing the executives ng PBA, hindi ako... May chance pa din yan na hindi siya makakapaglaro. Mm, pero yun, hot topic siya. And kung titingnan mo yung fans, yung reaction ng fans, maraming gusto na maglaro na si The Beast ngayon. And yun, since wala nga masyadong publicity, baka ito na yung opportunity ng PBA to take that opportunity na i-publicize yung PBA through Calvin Abueva's return. And kung ano nga eh, actually, be it a fan or a hater, pag gumagawa ng antics si Calvin Abueva, especially kung Hinebra yung kalaban nila, talagang ano eh, mapapaturn yung eye mo dun sa laro eh. So, it gets publicity. Parang, mas nakakapukaw ng attention yung ginagawa ni Calvin Abueva sa pagiging stagnant ng PBA in the past years. Okay, and as we know, with entertainment, with the media, any form of publicity would work. Kahit negative pa yan, publicity is still publicity. So, kung yun yung magiging aspect ng publicity na ma-own like kay Calvin, if I were the PBA, I'd take it. Yeah, especially ngayon na ano, mahihirapan silang kumita ng pera since sobrang daming ang gastos, tulad nung na-mention natin last episode. Yeah, around 64 million yung budget na ginamit nila. Ang laki. Saan nila kukuhanin yung revenue para doon, di ba? So, kung makakakuha ng added viewers yung pagbabalik ni Calvin Abueva, why not, di ba? Malaking bagay yun, for sure. Given that, sa tingin mo ba, Dol, deserving si Calvin sa ganitong kahabang suspension at sanction na binigay sa kanya ng PBA? Okay, so, I have mixed emotions about this. And I think may mga viewers tayo na baka mag-disagree sa sasabihin ko. Yeah, haters gonna hate us. Pero ayun, I think you have to look at this first in a human perspective. Let's remember na tao lang din tong si Calvin Abueva. May family siyang pinapakain and ang trabaho niya talaga is a basketball player and magaling siya na basketball player. Ayun, actually, na-mention nga yun sa interview niya na pinanood ko. Itong recent interview niya lang after he came to the bubble na malaking dagok sa family niya yung pagkawala ng basketball career niya. And in some ways, nakahanap siya ng paraan how to make money in other ways, such as nagbuka siya ng restaurant and all. Pero yun nga, he's a basketball player in profession. So, malaking kabawasan talaga yun sa kanyang source of income. And kung titingnan mo kasi, yung sanctions naman ng PBA, nagko-complain naman siya. Kung nabibigyan fines, nagbabayad naman siya. So, parang Calvin is ano, doing his job in apologizing and ano, making amends dun sa mga naatrasuhan niya. And nagbabayad naman siya. So, and personally, Tol, para sa akin, I think a year is too long for a suspension. We've seen the NBA with the likes of Ron Artest. Ron Artest pa lang, MWP. Ang dami niyang antics na ginawa sa NBA pero he was never suspended for that long. The longest he was suspended was almost for a whole season in the Malas at the Palace. Pero nakapaglaro pa rin siya. Pero yun, nakapaglaro pa rin siya after noon and he had a great career after that. Nag-champion pa siya sa Lakers. So, why for someone na hindi kasing laki nung ginawa na issue ni Calvin? Pero si Calvin na-suspend ng mas matagal, di ba? Ayun, and I think that boils down sa mga nagawa niya. Yun na siguro yung tinitignan ng PBA ngayon. And
Kasi ang first strike niya na ano na nagkaroon siya ng controversy is naglaro siya sa ligang labas. So as a professional basketball player, that is a major red flag and that is a very bad crime sa pagiging professional basketball player. And it's not ano taken lightly kasi imagine mo kung naglaro ka sa ligang labas, na-injure ka. Yeah, it's a breach of contract. It's a legal issue. Mm. So ayan yung ano unang strike niya sa PBA. Ang next niya na strike is yung naging nangyari sa kanila ni Bobby Parks and yung sa girlfriend niya. Were you able to see that? I actually saw the clip and mali talaga yung ginawa ni Calvin do sa part na yon. Although ayun nga may agitation na nangyari, may altercation talaga nangyari between them. Pero as a professional, hindi mo dapat gawin yun. You have to know the limits between the fan and the player. And just to give you an idea, yung sa NBA, di ba, last year nung finals, may isang executive, yung Golden State Warriors, na tinulak lang si... As in, wala siya masyadong sinabi. Tinulak niya lang si ano, Masaya Kyle Ujiri. Lowry. Oh, yeah, si Kyle Lowry. Kyle Lowry. Oh, yeah. Sorry. Iba pala yung issue ni Masaya Ujiri. And nung tinulak niya lang, he was banned in the arena for all the home games ng Golden State Warriors. And that guy was a stakeholder ng Golden State Warriors. And yet, ganun yung in-impose sa kanya. So, ganun dapat yung separation ng fan sa players. I think that applies with Calvin Abueva as well. Hindi mo pwede bastusin yung... Vice versa. Especially, may mga batang nanonood sa PBA who are aspiring athletes, who are the future of Filipino basketball. Tapos makakakita sila ng ganun. I think that is not that is not being a good role model for them. Yeah, as we know, most of our homegrown basketball players are players na mga bata na nangarap from the start to go to the PBA to help their family earn income and make it big for themselves. Kaya yun, most likely, nakakanood kay Calvin is mga bata na nangarap to be the next Calvin Abueva, just like Calvin dream of being the next Jaworski. And kung makakita sila ng mga ganong antics, maganda ba yun? Di ba hindi? Yeah. Malaking, malaking negativity yun. Not only for Calvin, but also for the PBA. And, ayun, nakita nga natin, gumawa yung PBA ng step, ng isang drastic step, para buwasan yung ganong klase ng pangyayari. Pero ayun na nga same season na nangyari yun. Yun na nga, yung Terrence Jones incident. Actually, dun sa clip, nanguna si ano, di ba? Nanguna si Terrence Jones . Tapos sumayaw-sayaw pa nga Pero... Oh, actually, yung retaliation ni Calvin dun, sabi nga ng commentators, you saw it from a mile away, na mangyayari. Pero we did not expect na ganong kalaking blow yung gagawin ni Calvin na i-clothesline niya si Terrence Jones. And Terrence Jones is a well-known player in the NBA. He had a decent stint with James Harden in the Rockets. So imagine na lang din yung impact nan internationally for imports, for foreign players coming into the Philippines. Sa small laman nila, si Calvin yung alaban namin. We're playing against Calvin Abueva, who wasn't thinking twice in clotheslining a player as good as Terrence Jones. Exactly. Actually, I think yun yung siguro yun yung naging grounds ng PBA to suspend Calvin Abueva. Kasi, if I can remember, na-feature sa Bleacher Report tong incident na to. And na-feature sa Sports Center, I think. So, imagine, nabigyan ng ganong publicity ang Philippine basketball. Malaking tarnish sa pangalan yan. Baka bumaba yung quality ng mga imports na naglalaro dito sa Pilipinas. Because of that. Pero ayun nga, if you look at Calvin Abueva kasi, part ng game niya maging physical, part ng game niya man trash to. And honestly, I'm not a fan of players na ganun ang playstyle. Though I respect it. Pero you have to draw the line kasi talaga . Kasi we've had physical players na trash talking players like Draymond Green. Pero they know where to draw the line when it comes to winning games. Yeah. And they might be physical, but they never aim to hurt their opponents. Ito, nanakit talaga si Calvin straight up. Oh, tapos kumbaga he's just out of control. And some might say baka
siguro mga haters si Calvin Abueva or fans ng ibang team, sasabihin nila na unforgivable yung ginawa niya. Tingnan mo sa ano, sa ganung perspective, ano, same season din nangyari to kay Arwin Santos naman, yung racial gestures niya kay ano, racial gestures kay Terrence Jones nun. Bakit ano, bakit hindi man lang siya na suspend? Bakit hindi man lang siya napagmulta ng napakalaki? Bakit nag-sorry lang siya, nilapitan niya lang si Terrence Jones, okay na? Di ba parang ano eh, favoritism eh, just because na sa San Miguel franchise siya naglalaro, ano, bigat sa free pass. And hindi maganda yun na hindi patas yung treatment sa players. Ayun na, kung titingnan nga natin, malaki yung mga biases natin dito. Malaking part na nag-play talaga with the PBA and maybe in general na rin with Filipinos is drama and favoritism. Malaking part ang drama and politics sa buhay ng mga Pilipino. Kahit sa kahit anong aspect, may it be in politics, may it be in sports. And ayun, naapektuhan din talaga yung performance and yung quality of players na naglalaro. I agree. Kaso, ayun nga, kailangan natin ano, i-outweigh. Ano bang mas mahalaga? Yung reputation ng league or yung quality of play or yung pagiging human na lang ng PBA. Kasi Calvin Abueva, gano'n man siya kasama sa mata ng ilang tao dyan, still a man, still a father, still a husband sa kanyang asawa. Kaso ayun eh, ang nangyayari is napapublicize pa yung mga nangyayari sa outside ng career ni Calvin Abueva na nagkaroon siya ng problem sa asawa niya, nagkaroon ng affair, iniiwan yung mga anak niya, and yung mga stuff na ganun, which is napapublicize and hindi nakakatulong sa development netong nangyari kay Calvin Abueva. Well, yun. Malaki talagang issue ang pagkakaroon ng drama sa buhay outside ng sports. A player must learn to how to eventually streamline yourself from the player to the person outside of the game. Ayun. So, for Calvin, I think he needs to find a way na mahati niya yung buhay niya on the court and off the court. Yeah. Kasi, ano eh, sobrang sad lang. He is one of the best local basketball talents dito sa Pilipinas. And sobrang nasasayang yung career niya just because of those antics. Kung hindi siya nagpapabaya sa attitude niya, he might have won, ano na, he might have won an MVP in the PBA. Oh, for ganun sure. Ganun siya kagaling. For sure. I mean, nandun yung athleticism, yung game niya, yung feel for the game niya. Eh nga, similar nga siya sa laro ni Jobo, kung titingnan mo yung rebounding niya. And for his size to be that effective as a player, kakaiba siya. Yeah, he, I think, multiple times had a 20-rebound game. So, for a local and someone at 6'1 or 6'2 to do that, that's unheard of. So, sa tingin mo, Tol, ano yung dapat natin expect from Calvin if he ever is allowed to play again in the PBA bubble, this All-Filipino Cup? So, what to expect from Calvin Abueva? Una, sana payagan na siya kasi it's a loss for the Filipino basketball scene na hindi makakita ng ganun talent. So, Ren, what to expect? I think may hirapan siya first few games niya. And I think this might stretch the whole time sa bubble. Kasi isang taon siyang hindi nakapaglaro ng basketball. Isang taon siyang hindi naka-experience ng high competition such as the PBA. Mm-hmm. And may hirapan siya mag-adjust for the first few games. And kita mo nga yung katawan niya, nag-slim down siya. Yeah, kung papanoorin mo, talagang ang payat niya ngayon compared nung early career niya. Early parts ng career niya. Ayun nga, that can go both ways. Kasi knowing Calvin Abueva, bato-bato siya eh. Malaki siyang hindi siya yung mataba na malaki. Batak siya na guy. So parang medyo concerning tong medyo concerning na bumaba bigla yung weight niya and medyo naging slim siya. Kasi that might be a sign na walang action na nakukuha yung katawan niya and hindi na maintain yung katawan niya. Just like yung pag-maintain ng mga ng professional sports facilities na ginagamit ng PBA sa mga katawan ng mga players. So, ito ba, bro?
Oo, yun. Same thoughts. Actually, alam naman natin pag isang professional player, matagal na hindi naglaro. Maraming changes, maraming adjustments na hinihintay. Rarely does a player na hindi nakapaglaro ng matagal can go back to the level na kung paano siya naglaro. So, gradually, hopefully, mabalik ni Calvin yung dati niyang laro. Pero, I expect some changes sa laro niya for at least the most part of this PBA bubble kung makapaglaro nga siya sa All Filipino Cup. Ang mga mapapansin natin dyan, most likely he would be taking more outside shots instead of slashing to the rim since yun nga, nag-slim down siya, nawala yung physical part ng body niya na kayang sumaksak. And if ever he does that, baka ma-injure siya. And ako, tingin ko, yung coach nila ngayon, si Coach Topex ba? Ang pangalan niya, interim coach nila? Topex Robinson, I think he won't play Calvin that long naman muna kung makapaglaro si Calvin. Maybe spurts in 10 to 15 minutes. And if makita natin na maganda yung performance si Calvin at least for the first 5 games, I think he'll put more minutes into Calvin and eventually get him back to the starting lineup. Ayun nga. And hindi na rin stranger sa atin yung makakita ng isang superstar na hindi nakapaglaro ng 1 year tapos bumalik. Ito na lang, Michael Jordan for example. Nung bumalik siya sa NBA, anong season ba yun? 94-95. Yeah, 94-95 season. Nung bumalik siya nun, they were defeated in the playoffs by the Orlando Magic. Am I right? And kitang-kita dun na he was gassed. Ganun ka lakas yung katawan niya. Hindi siya ganun kabilis. Hindi siya ganun kataas tumalon. He wasn't fundamentally sound. Makita dun sa isang crucial play dun na he turned the ball over to Nick Anderson and lost the game because of that. So if the greatest of all time struggled like that after a year of absence sa paglalaro ng basketball, what more ang isang Filipino basketball player? Na compared to MJ, most likely he didn't have the facilities nga, katulad nga na sinabi mo, and the equipment para maapag-train hard enough to maintain his body. And yun nga, yung lack of practice. Alam naman natin, anything, lalo na sa basketball, practice makes perfect. Yeah, and Calvin Abueva is 32 years old right now. He's not getting any younger. So, medyo kailangan niya mag-hustle talaga if he wants to return sa shape ng paglalaro niya sa Alaska dati. Pero I think we can expect a good play from Calvin down the line, at least for the next 3 more years. Yung laro niya na gano'n na physical na rebounding. I think at 32, maybe at least 35, magawa pa rin naman niya yung ginagawa niya. Pero ayun nga, sabi niya sa interview niya, a better Calvin, andun pa rin yung physicality. Pero ayun nga, hopefully attitude magbago, yung approach niya sa game, mentally mabago niya in a good way. And ayun, makita natin yung improvement sa game niya. Maybe he becomes somewhat like how Japet has evolved from an athletic player to having an outside game as well. Yeah. Tapos, kahit pabaligin siya ng PBA, kung hindi magbabago yung asal niya sa court, wala pa rin yan. Hindi pa rin siya magiging productive. And yes, he might put the stats, pero hindi pa rin, hindi magiging iba yung impact niya kung tuloy-tuloy pa din yung antics niya sa court. And I hope yung itong extended, suspension na binigay ng PBA, I really hope he learned this lesson. I think he's learned this lesson naman. Although, aram naman natin, maraming mga tao nagsasabi ng one thing, then does another. I think Calvin has changed naman. At least to, hindi man siguro as much as he has said, pero in some ways, nagbago na siya sa tingin ko. At malaking bagay yung pagkakasuspend niya ng ganong katagal. Hopefully, pagbalik niya, we'll see a better Calvin. Yeah. And lastly, I think pag-iinitan siya ng mga ng mga PBA players if Kasi mawawala na 'yung antics niya, mawawala, mababawasan 'yung physicality niya, 'yung pantatrash talk niya. So if ako, for example, a few years ago, nagkaroon ako ng altercation with Calvin Abueva, ganun. Tapos makakalaro ko na siya ngayon and knowing na hindi siya makakabawi sa akin, I'll take that as an opportunity to get back at him. Yeah, and that's on Calvin to be the better man. And actually, hindi 'yun matatanggal kasi alam naman natin that part of
part ng game is yung mind games. So especially players, in Philippine basketball. Oh, yeah, definitely. Kasama ang drama sa laro. So we can see players na magte-take advantage for sure ng emotions ni Calvin at kung anong limitations yung meron siya. As far as we know, marami pang undisclosed conversations between him and Com Willie Marshall. So, let's see. So that's it for this episode. Make sure to like, comment, and subscribe to our channel. Share this video and hit that notification bell so we can get to 1,000 subscribers. Yep, help us get 1,000 subscribers. And also, don't forget that we are also on Spotify. Just search Palm Hoops Podcast and we'll appear right away.